Dea, naka-apat na, no? Dire-diretso lang, okay lang yan. Si Angeline, dalawa. Si Janrine. Ako, tatlo na. Si Antoinette, tatlo na rin. Si Juliana, tatlo na rin. Si Alan G, tatlo na rin. Yung gusto yung matatuloy dyan, no? Eh, makakahapon pa kayo. Walang ano yan, no? Walang... Basta mag-re-recite na kayo. Mamaya, yung mga mag-re-recite, sabihin na kay Ate Jamie, kay Kuya Rin, at saka kay Kuya Essie, at saka si... Christian, si Kuya Christian. Okay, sino yung bago natin? Si Kuya? Jericho. Jerryson. Jerickson. 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 Tingin lang kay Jerickson. Okay. Salamat sa Panginoon. Yung mga magpapabaptize po next week. Okay. Handaan nyo lang po. Magdala lang ng gamit. Pabasa. Tapos mag-ilog po tayo ng tubig dyan. Ano? Si Pastor po ang magpapabaptize sa inyo. May ilulubog sa tubig ng bautismo. Babandawan lang kayo ng divisa sa punay. Lulubog lang po yan. Okay? Yan po ay pagpapatotoo na kayo ay ligtas na. Hindi yan kaligtasan. Yung pagbautismo ay hindi kaligtasan. Yan ay pagpapatotoo lang. Okay? Yung mga gusto, si Angeline, si... Kung gusto nyo magpapautismo, no? Lulubog lang kayo sa tubig na mabilis lang yan. Hindi yan pagtagal. No, hindi pagkalubog sa inyo, magpipray si Pastor ng napakatagal. Tapos sabi sa akin, alam na. Okay, no. Mabilis lang yun. Okay? Mabilis lang kayo. Dala lang po kayo na inyong damit. Kung kayo po iligtas, inanggap niyo si Kristo. Okay? Okay? Kayo naging anak ng Diyos. Kayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? Dapat po, mas maganda. Kayo ay sumunod ngayon sa tubig ng bautismo. Okay? Ano pa? Natin dyan. Complete attendance. Meron po palang gano'n. Ano? Complete attendance. Sino may birthday? Antoinette! Si Antoinette, birthday sa? Bukas. Bukas Sunday. Si Antoinette, happy birthday. Mamaya kanta natin si Antoinette, ha? Ng happy birthday, okay? Sino pa yung malapit na yung birthday? April. Yung mga March, sino? March ka? Kailan yung birthday mo? Ha? 30. March 30. Ay, malapit ka na rin. Ano? March 30 is kailan? 13. 1-3 yata. Tapos na. Okay? Pero happy birthday si Sophie. Okay? Sino pa may birthday? Ati Jamie, birthday niya April 1. Hindi yung joke, ha? Totoo yun. Okay? Yung April Fool's Day, jokes. Totoo talaga yung birthday ko talaga. Okay. Ano pa? Ating patuloy po, in-encourage namin kayo magbasa ng Bible. Sino na yung nakapagbasa ng Bible sa inyo? Yung nakompleto na yung New Testament? Sino na? Okay, magpa-lista kayo kay Ate Jamie, no? Para ma-document yung inyong pagbabasa. Okay? Maganda po yun. Pag binabasa natin palagi ang salita ng Panginoon, nakikita natin yung kalooban ng Panginoon sa salita niya. Okay? Na ilinilis daw tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Gusto nyo bang maging malinis? Nakita na kayo ng taong madumi? Hindi naliligo? Yung taong grasa, di ba? Ang sarap kuskusin nun eh. Pag nakita ka ng gano'n eh, di ba? Or kaya ikaw, di ba? Imagine mo, hindi ka maligo na tatlong araw. Ano kaya itsura mo nun? Ha? Taong grasa ka na nun, no? Di pa naman. Pero, iba na ang pakiramdam mo nun. Iba na yung amoy mo. Iba na yung... Para ka nang ano nun. No, naamoy mo na yung sarili mo. No? Imbis na mabangong amoy, mabangong amoy na yung maharap mo. Diba? Kaya, maganda, nililinis, naliligo tayo, no? Di ba, pag mapunta kayo dito, naliligo, nag-toothbrush, di ba, nagpapaganda kayo, di ba?
Tama? Okay. Okay. Ano pang ano natin announcement? Wala na ba? Meron ba dapat tayong ipag-pray? Ipapanalangin ba tayo? Exam na po. Finals na ba yan? Third quarter. Okay? Sa mga high schooler, third quarter. Okay? Sa mga... Sinong, anong grade na kayo? Sinong grade 10? Grade 9. Grade 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Si Miguel, 0. Si Christine, 0. Okay? Typing muna yung manalangin bago po tayo magpatuloy. Medyo mahaba po yung ating pagkwentuhan sa umagang to. Narrative yun. Ibig sabihin isang kwento na napakagandang kwento. Mas maganda pa sa telenovela na panood nyo. Dahil sa atin. Okay? Okay, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat kong muli. Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin pinapanalangin, Panginoon, ang aming pag-aaral sa umagang ito, mga kabataan nandito, Panginoon, inatay niyo sila, Panginoon, bigyan ng katalinuhan, Panginoon, makita, Panginoon, ang kabutihan ng inyong mga salita. Ngunit, Panginoon, patuloy namin pinapanalangin sila, Pastor, sa kanilang pag-ayo, sa San Mateo, Panginoon, inatay niyo sila, ng pamilya, Panginoon, sila si Smehan, Panginoon, inatay niyo sila, Panginoon, na nakasama pa mula, Panginoon, sa paghayo ng mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga naligtas, Panginoon, ganunin kayo mamaya. Hindi nyo kami na pagkakataon, Panginoon, makakusa, Panginoon, mga tao, inagdamo, para tanggapin, Panginoon, ng mga salita. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito, sa pag-aaral namin sa Genesis chapter 43 hanggang 45. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Joseph at mga kapatid. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay. Hindi na akong mag-anak. Kita nyo naman dyan. Papasahin na lang natin. No? Hindi na akong magla-laptop. Okay. Nababasa nyo ba? Naintindihan nyo ba yung binasa natin kanina? Ha? Naintindihan nyo ba yung binasa natin? Pasok kayo dito. Pasok. Pasok kayo dito. Pasok. Huwag kayo dyan sa labas. Huwag kayo mga outsider. Si Harry Adam, si Alan J. Pasok lang. Okay. Salamat sa Panginoon. Okay. Reviewin lang natin yung nangyari kay Joseph. Okay. Si Joseph ay anak ni Jacob. Okay, sa kanyang asawang si Rachel. Si Rachel, ha? Okay, dalawa lang yung anak ni Rachel, si Joseph at saka si Benjamin. Si Benjamin yung pinakabata, yung sumunod sa pinakabata si Joseph. Okay? Pang 11 at saka pang 12 silang dalawa. Okay, ganun sila. Karaming magkakapatid. 12 sila, no? Okay, si Joseph ay kinagalitan ng kanyang mga kapatid dahil si Joseph kaya niya mag-interpret ng mga dreams, no? Kinakausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Okay? At si Joseph, no, sa isa sa mga panaginip niya, no, yung corn daw, no, yung sheaves, no, yung mga sheaves ng mga kapatid niya nag-obedient sa kanya. No? Nag-bow down. No? Yung sheaves niya nakatayo, yung mga sa kapatid niya nakabow down. Napanaginipan niya rin yung araw, yung mga bituin, yung 12 na bituin yung araw, ay sumamba sa kanya. Okay? Nag-obedient. Okay? Nag-paritapa. Ano yun? Tagalog ba? Na gano'n, nag-bow. Yung buko, binigyan siya ng honor. Okay? Pinapakita lang doon na si Joseph ay magiging ruler. No? Nangyari ba yun? Yun yung kwento eh. Diba? Ngayon, nagkaginagalitan siya. Ba ito? Ikaw ba bang maghahari sa amin? Eh, bata-bata mo.
Okay, ang ginawa nila, sobrang galit nila sa kanilang kapatid, pinagbantaan siyang patayin, eventually, hindi siya pinatay at siya'y binenta na lang sa mga Ishmaelites. Yung mga Ishmaelites, binenta naman siya sa Egypt. Nung nasa Egypt na siya, okay, nabento siya kay Potiphar. Si Potiphar ay isang official ni Pero at siya ay naging magbabuting katiwala ni Potiphar. Pagkatapos noon, okay, anong ginawa siya? Ginawa sa kanya? Okay, prename up siya, no? Binigyan siya ng isang bagay na hindi niya naman ginagawa, no? No, sabi doon, re-raping daw niya yung asawa ni Potiphar, which is hindi naman ganun ang kwento, no? Prename up siya at siya'y nakulong. Yung sa kulungan, may nakilala naman siyang dalawang official ni Potiphar, isang cupbearer, yung taga-bigay ng juice or ng alak sa hari, at saka yung baker, yung gumagawa ng pagkain ng hari. Okay? Yung baker mamamatay, naginip na naman yung dalawa, naginip, yung baker mamamatay, yung cupbearer may babalik sa kanyang posisyon. At dumating yung maraming taon, dalawang taon, nung nakalimutan si Joseph ng cupbearer, sabi kasi niya, pag nakalaya ka naman, sabihin mo naman kay Pero na palayaan din ako kasi hindi naman ako dapat talaga dito. Binenta lang ako dito at pre-name up ako. Okay? Nagkamali sila ng paghuhusga sa akin. At madaling salita, nakalimutan siya at pero ang Panginoon nagpakita ng panaginip sa hari ng Ehipto at ang nangyari ay walang mag-interpret ng panaginip. Di niya lang, ang bato, ang panaginip to? Dalawa, no? Una, corn, no? Yung pitong mabagandang corn at saka yung pitong blasted, yung hindi magagandang corn, yung mapangit na corn, kinain yung mga gandang corn. Okay? Nag-inip po ulit siya. Baka naman. Okay? Pitong magagandang baka, matatabang baka, tapos merong pitong patpatin na baka, ang ginawa ng patpatin, kinain yung matabang baka, pero patpatin pa rin. Naintindihan ng pinatawag niya lahat ng kanyang mga magicians, astrologers, mga interpreters, walang makapag-interpret. Naalala ngayon na cupbearer. Uy! Meron doon isang Hudyo, no? Isang Israelite, no? Ang pangalan ay Joseph, siya yung nakapag-interpret ng dreams. O tama, pareho kami ni Baker. Sinabi niya sa hari, pinatawag si Joseph, in-interpret ni Joseph yung dream niya. No? Sabi ni Joseph, ang pag-interpret ng dream ay hindi kaya gawin ng tao. Ang nakakapag-interpret lang ng dream ay ang Diyos. Daling salita, tinulungan siya ng Diyos na interpret niya yung tama interpretation ng dream ng hari na yung pitong pangit na corn at pitong pangit na cow ay pitong taon ng paggutom, yung pitong magagandang corn, yung pitong magagandang cow ay pitong taon ng tagsagana. Yung pitong taon na taggutom, kakainin lang yung pitong taon na pagsagana. Para lang na wala. Okay? Haba ng kwento. Hindi pa yun. Wala pa tayo dun sa pinakakwento natin ngayon, ha? Okay? Napadaling salita, naghanap nila. Sino pa pwedeng tumulong sa atin, no? Para ma-solve yung problema na yun. Eh, wala nang iba kundi si Joseph. Kaya si Joseph, galing sa kulungan, ay naging pangalawa sa hari. Okay? At dumating na nga yung paggutom. No? Yung mga kapatid niya na nasa Kanaan, nagutom na. Ganun din ang kanyang ama na si Jacob. Kaya sabi ng ama niya si Jacob, pumunta kayo doon sa Egypt. Napalitaan ako, nandun lahat yung mga pagkain, makakabili tayo doon. Pinapunta ngayon niya yung kanyang mga anak
at pumunta sa Egypt. Nakita ni Joseph yung mga kapatid niya. Payback time. Hindi, no? I-bring niya lang yung mga kapatid niya kasi gusto niya rin makita yung isa pa niyang kapatid na hindi nila sinama. Okay? Si Benjamin. Sabi niya, sige. Okay, ang ginawa niya, okay, pinakain niya sila, tapos pinaalis din sila, pero yung bayad nila ay nilagay sa sako. Okay? Nung nilagay sa sako yung bayad nila, anong ginawa? Anong ginawa? Pinahuli sila ni Joseph. No? Nung hinuli sila ni Joseph, anong ginawa ni Joseph? Okay, sabi ni Joseph, oh, pagbabalik kayo dito, dalhin nyo yung sinasabi nyong nakababata nyong kapatid. No? Na si Benjamin. Pero iiwan nyo muna dito si Simeon para meron kayong collateral. Para sigurado, babalik kayo. Naiwan doon si Simeon. Pumunta na sila, pumalik na sila. Inwento nila yun sa tatay nila. Yung tatay nila, na si Jingkong, nag-breed. Nawala na nga ako ng isang anak, namatay na nga ako ng isang anak, yun si Joseph. Tapos mula pa si Simeon. Okay, so si Benjamin naman, no? Ngayon, ito na yung kwento. Pabalik na uli sila. Kasi nagutom na uli sila. Nawala na sila ng pagkain. Sabi dito, okay? And the famine was sore in the land. Napaka-gutom. And it came to pass when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, go again, buy us a little food. Okay? Bumalik kayo doon, bumili uli tayo ng pagkain. Konting pagkain. Hindi na lang siguro, hindi na lang, mamamatay na sila. Alam niyo naman, nagutom na ba kayo? Yung na sobrang gutom niyo, yung mata niyo para nang nabubulag. Ibig sabihin, napakatinding ka. Gutom na yun, nagutom ka na talaga. Naubusan ka na ng sugar sa katawan. Hinang-hina ka na parang dumidinim. Ganun, no? Huwag niyo gagawin yun. Pag meron kayong pagkain, kumain kayo. Huwag niyo gawin yung hindi naman kayo na aayuno. No? Hindi kayo na ano ba ayun na sa English? Fasting. No? Yung kung gagawin, ano? Yung nanay Joan dati, nag-fasting yan eh. Skyflex lang daw pila kaya yun, nahilo siya. Okay? Yan, di na ngayon. Siya ngayon, hindi na siya nag-diet. Okay? And Judas spake unto him, sabi ni Judas, yung unang kumausap sa kanya si yun yung unang kumausap kay ano, para balik, ipunta dun si Benjamin. Si? Yung kanilang pinakakuya. Sino yun? Sino? Ha? Si Judah ngayon, kayo kumausap. Pero yung unang kumausap kay Jacob, sino? Si Reuben. Diba? Sabi ni Reuben, dapat dalhin muna natin, dalhin muna namin si Benjamin para makabili tayo kuni ng ano, ma-prove natin na hindi tayo sinungaling kasi pinagkakamala tayong spies. Mga spia. Okay? Ngayon, si Judah naman. And Judah spake unto him saying, the man did solemnly protest us unto us, saying, ye shall not see my face except your brother be with you. Hindi kayo babalik dito hanggat hindi nyo kasama yung inyong nakababatang kapatid. Sabi ni Judah. Okay? If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food. Okay? May condition na. No, sige, masasama namin si Benjamin, pumunta po kami doon tayo at bibili tayo ng pagkain. Bibili kami ng pagkain. But if thou will not send him, we will not go down. For the man said unto us, ye shall not see my face except your brother be with you. Hindi, ayoko makita yung pagmumukha nyo hanggat hindi nyo kasama yung kapatid nyo. Yan ang condition ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Pero hindi pa nila alam na si Joseph yung kasi nga naikipag-usap
si Joseph sa interpreter. Hindi nila alam na naiintindihan sila ni Joseph. Okay? Galing ni Joseph, no? Palad kayo. Okay? And Israel said, "Wherefore dealt ye so ill with me, and to tell the man whether ye had yet a brother?" Hindi niyo ba alam, makasama sa akin, ba't sinabi niyo kung may kapatid kayo? Yun ang sabi ni Jacob. Di ba? And they said, "The man asked us straightly of our state and of our kindred, saying, 'Is your father yet alive? Have ye another brother?' And we told him, according to the tenor of these words, would we certainly know that he would say, 'Bring your brother down'?" Okay? Ganyan, tinanong kami. Ang tatay ba namin, maayos pa? At meron pa ba kaming kapatid? Eh, syempre, sinagot namin, yun ang tama, eh, di ba? Pag tinanong ka, sumagot ka ng tama. Pag tinanong ka, huwag kang magsinungaling. Okay? Pag tinanong ka, okay ka ba? Okay lang, pero hindi naman pala. Paano ka matutulungan? Di ba? Pag tinatanong ka, sagutin mo ng tama at totoo. Okay? Yan ang makikita natin yung consistency dito ng mga sagot na nila Judah. Eventually, mamaya sa 45, babalik ulit si Judah. Di ba? Okay, "I will be surely," sabi na sana ako, tama? "And Judah said unto Israel, his father, 'Send the lad with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and thou, and also our little ones.'" Okay, sinama ko sila, sinama ko siya, okay, "send him with me." Okay, makabili tayo ng pagkain at hindi tayo mamamatay. Ikaw, tay, mga anak namin, lahat tayo. Ganun lang kasimple. Diba? At saka yung mga bata, little ones. "I will be surety of him. Of my hand shall thou require him. If I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for blame." Blame forever. Okay? Yan sinabi niya. Okay? Si Reuben, "Sige, pag hindi ko siya naibalik dito, patayin mo yung dalawang apo mo na anak ko." Tama ba yun? Okay? Yun yung sagot ng taong takot. Ba't hindi yung sarili mo? Ba't iba'y pamapatay mo? Yeah? Ito sabi ni Judah, yung blame mapupunta sa akin. Kung hindi ko siya may babalik tay, yung blame ay mapupunta sa akin forever. Okay? Ako yung sisihin mo pag hindi ko siya nabalik. "For except he had lingered, surely now we had returned this second time." Kung hindi pa tayo nagpa-tumpik-tumpik pa, ay nakabalik na sana kami ngayon. "And their father Israel said unto them, 'If it must be so now, do this, take up the best fruit in the land in your vessel, and carry down the man a present, a little balm, a little honey, a spice, and myrrh, nuts, and almonds.'" No? Magdala kayo na pasalubong sa kanya. Ganun lang kasi. Okay? Kasi kayo'y nakikiusap. Okay, kung hindi nakikiusap, ikaw pa yung galit. Tori na kayo! Tori na eh! Ganun ka pa. Ikaw pa yung galit. Okay? Ikaw yung nakikiusap, dapat ikaw yung nagbibigay ng pabor. Okay? Umiingi ka ng pabor, patawarin ka, hindi ikaw yung galit pa, baliktad. Okay? Sa atin, ganun eh. Pagbata, ganun. Pagmatanda ka na, hindi na ganun. Okay? Minsan, ikaw na nga minali, ikaw pa rin minsan yung umihingi ng pasensya. Okay, baligtad naman, huwag naman masyadong gano'n. Okay? Kung ikaw yung humingi ng tawad, o ikaw yung nagkaroon ng pagkakamali, ikaw naman ay maglingkod, or ikaw naman yung magbigay ng pabor. Okay?
and take double money in your hand, and the money that was brought again in the mouth of your son, carry it again in your hand. Peradventure, it was an oversight. Okay? Dadoble nyo yung pera nyo, yung binalik sa inyong pera, daling nyo rin. Ang dami nilang dalang pera siguro nun. No? Kung meron silang 1,000 na dala na pera, nung sila'y unang pumunta doon, sabi ng tatay nila, doble nyo. Meron kayong 2,000 plus yung 1,000 pa, 3,000 na. Yung dala nyo, parang ganun lang. Binibigyan lang natin ng, ano, ng value yung sinabi, sinasabi nyo. Take also your brother and arise, go again unto the man. Punta kayo, tumayo, alis na. And God Almighty gave you mercy before the man, that He may send away your other brother and Benjamin. Okay? So, ganda ng panalangin ni Jacob sa kanyang mga anak, no? And God Almighty give you mercy. Bigyan kayo, kalugudan kayo ng Panginoon before the man, that He may send away your other brother. Sino yun? Si Simeon, na nakaulong doon, at si Benjamin, na papunta uli doon. And in the bereaved of my children, I am bereaved. Kung ako ay ano bang bereaved? Ano ba ito? Nagdadalamhati. Ako'y magdadalamhati. Ako'y magdadalamhati. Alam niyo yun? Masabi niyo na yun? Sarili niyo? Sino yung nagdadalamhati dito? Namatayan. Sino yung namatayan? Okay? Mahirap mamatayan, di ba? Okay. Madali ba may mamamatay sa pamilya nyo? Mahirap, di ba? Lalo na pag yan ay close sa'yo, no? And the man, dito pa, anak niya pa yon. And the man took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin, and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph. Ito na. And when Joseph saw Benjamin, nakita ni Joseph yung kaisa-isa niyang kapatid sa kanyang nanay. Eh si Joseph, mabait na anak, di ba? Mabait na kapatid. No, yung mga kapatid niyang galit sa kanya, pinupuntahan pa niya yun para malaman lang kung anong kondisyon nila. Ganun kabait si Joseph. Okay? Oh, bahala si lalaki na nun eh. Nagpupuntahan ko pa yun. Yung lalaki na nun. Pero hindi ganun si Joseph. Pinuntahan niya, eventually, dun nga siya napahamak. Okay? Dito na, nakita na ni Joseph and the man did as Joseph, so Benjamin with them and said to the ruler of his house, bring this man home and slay and make ready, for this man shall dine with me at noon. Yung nakita niya si Joseph, uy, mga kapatid ko to, at kasama pa si Benjamin, ang pinakapaborito kong kapatid. Marami niya kung papuntahin niya sa bahay ko, okay, magluto ng masasarap na pagkain, sabi, slay, sabi na, magluluto sila kung ano man, bahan, mga pinakamasasarap na pagkain sa bahan. Okay, kaldereta, beefsteak, ilaga, baka, bulalo, isipin niyo na ang pinakamasasarap, yun ang pinagawa siguro ni Joseph, no, kasi, makakasama niya yung mga kapatid niyang kakain, okay. And the man did as Joseph bade, and the man brought the men into Joseph's house. And the men were afraid. Takot na takot yung mga kapatid niya. Papapuntay ba tayo sa bahay? Dito na, pwede na naman tayong usgahan tayo dito na. Papapuntay ba tayo sa bahay? Yan, natakot sila. Okay? Because they were brought into Joseph's house, and they said, because of the money that was returned in Arsa at the first time, are we brought in, that he may see occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen and our asses. Okay. Takot sila, kala nila, ikukulong sila. Okay? May mangyayaring masama sa kanila. And they came near to the stewards of Joseph's house, and they communed with him at the door of the house. Nung palang sa door ng house, nakipag-commune na sila, sinabi na nila kung ano yung nangyari sa kanila. Kinuwento ulit nila and said, oh sir, we came indeed down at the first time to buy food. Punta kami dito.
para bumili ng pagkain. And it came to pass when we came to the inn that we opened our sack, and behold, every man's money was in the mouth of his sack. Our money is in full weight, and we have brought it again in our hand. Noong muna kami pumunta dito, bumili kami ng pagkain, yung bayad namin, nandoon sa aming mga lalagyan, hindi nabawasan, full weight. Okay? Kinikwento nila kung ano yung talagang nangyari, hindi sila nagsisinungaling. Okay? Pag nagsinungaling pa sila dito, nako, ano nang mangyayari sa kanila? And other money have we brought down in our hands to buy food. We cannot tell who put our money in our sack. Hindi po namin alam kung sino naglagay ng pera sa aming mga sack, sa mga aming mga sako. And he said, sabi nung steward ni Joseph, peace be to you. Fear not, your God and the God of your father had given you treasure in your sacks. I had your money. And he brought Simeon out unto them. Nasa akin yung pera nyo, at ang ginawa pa, binigay sa kanila si Simeon. Okay? Kasama na nun. Boy po si Simeon. Di ba? Kala namin patay na yun eh. Di ba? Yun ang pagkakalam na nila eh. Binilang na sila. Ni ano, di ba? Na parang patay na si Simeon. Wala na si Simeon. Wala na rin si Joseph. Tapos si Benjamin pa. Okay? And the man brought them, the men into Joseph's house and gave them water. Binigyan sila ng tubig. Yung panahon na yun, napakalaga ng tubig. Imagine mo, maglakad ka ng ganyan, no? Walang puno. Lalakaran mo dun. Desyerto. Yung dati, nakakita na ng desyerto, mga gaano ka ilip dun. Ewan kung di ka siguro tatagal dun ng 5 minutes, eh. Nakatayo ka sa desyerto. Okay? Binigyan sila ng tubig. Ano pa ba dahil binigay sa kanila? And they washed their feet. Okay? Washed their feet. Nagugas lang ba yun? Hindi natin alam. Siguro naligo sila eh. Okay? Parang ano lang yan eh. Euphemism lang na ano. Parang yung wash their feet. Ba't palang wawash mo hindi yung kamay? Diba? Ibig sabihin niyan ay siguro pinaligo sila. No? Wash their feet. And he gave their asses provender. Binigyan yung kanilang mga panahon nila, yung kanilang mga sasakyan ay asses, mga asno. No? Maliliit na kabayo yan. Okay? Donkey. Okay? And they made ready and present against Joseph came at noon. And they, for they heard that they should eat bread there. Kakain pa sila, no? Sarap nun. No? Special treatment sila. Kanan nila, papatayin na sila. Gagawin silang, ano? Ang gagawin sa kanila? Servant. Alam niyo ba yung mga servant? Utusan ng panahon na yon? Walang karapatan yun. Okay? Pag sinabi mong, tumalong ka dyan, tatalon yung mga servant kasi wala silang karapatan. Pagawa sa kanila yung mali, wala silang karapatan. Sige ba maging servant? Okay, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo inangking servant, inangking ko kayo mga kapatid. A friend, sabi pa din doon. Hindi ko kayo kaibigan, kapatid, ganun ang inangking tayo, hindi tayo ginawang servant ng Panginoon ng nilipas mo tayo. Okay? Sana tayo. And he asked them of their welfare and said, is your father well? And the old man of whom ye speak, is he yet alive? Diba? Tanong nito, ang ilang magkakapatid, yung tatay ba namin, okay pa? Hindi ba nila nahalata? Kasi si Joseph ay ibang-iba. Sa nakita nilang Joseph, nung yun ay binugbog nila, no? Gusto nilang patayin, ibang-iba sa Joseph ngayon na nasa harapan nila. And they answered, thy servant, our father, is in good health. He is yet alive. And they bowed down their heads and made obeisance. Yung panaginip ni Joseph na ang mga kapatid niya ay yuyuko sa kanila, ay nangyayari dito ngayon. Yumuyuko yung mga kapatid niya sa kanila. Obeisance. Nagpapatarip-tarip-tarip-pa.
Mataman? Taripapa. Amen? Yun ang tamang Tagalog na. Alam niyo ba yung Tagalog na? Yung mga ganon? Parang nagkahandarapak. Hirap ng Tagalog, no? Obedience lang yun. And he lift up his eyes and saw his brother Benjamin and his mother's son and said, is this your younger brother? Ito ba si ang kapatid niyong si Benjamin, yung pinakabunso niyo? And whom ye speak unto me? Ito ba yung sinasabi niyo? And he said, God be gracious unto thee, my son. Yung nakikita mo na pinipigilan pa ni Joseph yung sarili niya na yakapin yung kapatid niya na napaka-dear sa kanya. Okay? And Joseph made haste, for his bowel did yearn upon his brother, and he sought where to weep, and he entered into his chamber and wept there. Okay? Pinipigilan mo yung sarili mo na, mga kapatid ko, ako to! My turn. Ito yung gusto niyong patayin? Ito yung gusto niyong patayin? Ang ginawa niyo, binenta niyo. Okay? Yung kapatid ko na napakatagal ko nang hindi nakikita, siguro hindi ko alam kung baby pa si Benjamin ng panahon na yun. Di ba napakasarap magkaroon ng baby kapatid? Opo. Hindi yung hindi tinatadya ka na. Okay. Yung minamahal na kapatid, di ba pag ikaw nag-alaga ng kapatid mo, mahal na mahal mo yun. Di ba? Huwag kayo magturuan, malamot ng turuan. Okay? Okay, hindi niya na mapigilan, umiyak na si Joseph. Hindi ko na kaya. Pero pinipigilan pa rin niya, and he commanded the steward of his house, 44 na tayo, saying, fill the men's sacks with food as much as they carry and put every man's money in his sack's mouth. Okay, ginawa na naman niya yung ginawa nila. Okay, ginawa na naman niya yung gagawin, yung scheme niya sa kanila, di ba? Ito mga kapatid ni Joseph, hindi na natuto. Bakit? Alam na nga nila bumabalik yung pera nila, ba't hindi nila chinek agad? Yung kanilang mga sacks, gusto na nila agad umalis. Di ba? Ganon, okay? Pagka nagkaroon ka ng problema sa isang problem, alamin mo kung ano naging cause nun. Hindi ka aalis doon. Okay, sa trabaho, ganun, meron yung cause. RCA. Ano yung RCA? Hindi niya alam yung RCA? Okay. Ano yun? Cause analysis yun. Okay. Risk cost analysis. Root cause. Root cause analysis. Ina-analyze mo, ay nagkaroon ako dati ng problema dito. Ganito yung naging cause nun eh. Okay? Ay bakit ako palaging late sa school? Root cause analysis tayo. Bakit ako palaging late? Kasi napupuyat ako sa gabi. Bakit ako napupuyat? Kasi nag-cellphone ako. Okay? Alam mo na yung cause kung bakit ka napupuyat at bakit ka nalilate sa school. Tama? Yan, may cause yun. May epekto yung cause na yun. Diba? Ngayon, anong gagawin mo? Ay, magsiselfon pa rin ako. Tama ba? Yung ba ang gagawin? Tapos i-expect mo bukas, ay napupuyat na naman ako. Late na naman ako. Okay? Eh kasi alam mo na yung cause, hindi mo ginawa yung tama. Okay, ganito rin yung nangyari sa kapatid nila Joseph. Alam na nila na nagkakaroon sila ng problema kasi yung pera nila bumabalik palagi sa kanilang mga sako. Okay, eh ginawa na naman ni Joseph. Hindi na natuto. Okay, and put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest and his corn money, and he did according to the word that Joseph had spoken. Okay. And soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses. Umalis na sila. And when they were gone out of the city and not yet far off, Joseph said unto his steward, up,
follow after the men, and when thou dost overtake them, say unto them, wherefore have ye rewarded evil for good? Okay, so ito yung sasabihin, no? Ang galing ng mga servant niya, ano, no? Ang galing na connivance, di ba? And it is not this it in which my Lord drinketh, and whereby indeed he divineth, ye have done evil in so doing. And he overtook them, and he spake unto them these same words. Okay, meron na silang plano. Okay, and they said unto him, wherefore saith my Lord these words? God forbid that thy servant should do according to this thing. Behold, the money which we found in our staff's mouth, we brought again unto thee out of the land of Canaan. Now then should we steal out of thy Lord's house silver or gold. Okay? Na alam na namin yun eh. Pero hindi nila chinek nung una, di ba? Okay? Binalik na nga namin yung pera eh. Sabi nila. And whomsoever of thy servant it be found, both let him die, and we also will be my Lord's bondmen. Okay? Hindi nang ano nila, no? Sige, pag makita nyo kung sino yung nagnakaw, mamatay yun at kami ay magiging servant kung kami magiging bondmen. And he said, now also let it be according unto your words. He with whom it is found shall be my servant, and ye shall be blameless. Okay, hindi ba nang, ano, di ba? Ang gusto nila, mamatay. Yung sabi lang ng ano, magiging servant. Okay? Ni iba niya, no? Kinokorrect niya kasi yun yung kanilang plano. Then they speedily took down, makinig. Okay? They speedily took down every man his sock to the ground, and opened every man his sock. And he searched and began at the eldest, and left at the youngest, and the calf was found in Benjamin's sock. Eto na, yung problema nila. Okay, ano yung problema nila? Ano yung problema dito? May usapan sila kanina, di ba? Pag nakita yung cup, anong gagawin? Magiging servant ni Joseph, di ba? Okay, eh nakita. Kanino nakita? Sa sock ni Benjamin, and they rent their clothes, sinira nila yung kanilang mga damit, landed every man's ass, and returned to the city. Ay, naku, alakalis na tayo, okay na eh. Kasama na natin si Simeon, kasama natin si Benjamin, babalik na tayo ng Egypt, meron tayong mga dalang pagkain, okay na! Paso lang, hindi pala. Okay. And Joseph said unto them, what deed is this that ye have done? Anong ginawaan nyo? Would ye not that such a man as I certainly divine? Di nyo ba alam na ako'y may kapangyarihan makalam ng anuman? Di divine daw eh. Ito na si Judah. And Judah said, what shall we say unto my Lord? Anong sasabihin namin? Ito, kitang-kita mo na. What shall we speak? Or how shall we clear ourselves? Paano namin pabubulaan na hindi kami ng mga nanakaw? Eh, huling-huli ka na eh. Yung cup ni Joseph, yung iniinuman niya, nandun sa sako ni Benjamin eh. God hath found out the iniquity of thy servant. Behold, we are my Lord's servant, both we and he also, in whom the cup is found. And he said, God forbid that I should do so, but the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant. And as for you, get you up in peace unto your father. Umalis na kayo, yung cup na nandun siya, yun yung magiging servant ko, sabi ni Joseph. Okay, anong sabi ni Judah? Ay, okay na. Okay. Iwan na dyan si Benjamin. Bye-bye, Benjamin. Ganun ba ang ginawa niya?
Tinayuan niya yung sinabi niya sa tatay niya. Sabi niya dito, then Judah came near unto him and said, O my Lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my Lord's ear. And let not thine anger burn against thy servant, for thou art even as Pharaoh. My Lord asked his servant, saying, Have ye a father or a brother? And we said unto my Lord, We have a father and an old man, and a child of his old age, a little one, and his brother is dead. And he alone is left of his mother, and his father beloved him. Okay. Kinuwento ni, yung totoong katayuan nila, ni Judah. And thou sayest unto thy servant, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him. And we said unto my Lord, The lad cannot leave his father, for he should leave his father would die. Pag iniwan niya, nawala sa kanya yung kanya pang anak na nag-iisa, yung tatay namin for sure mamamatay. Okay? And thou this unto thy servant, except your younger brother come down with you, ye shall see my face no more. And it came to pass, when we came up unto the servant, my father, we told him the words of my Lord. Kinikwento niya na, pabaliktad naman, kanina kinikwento niya kung ano yung pinag-usapan nila ni Joseph sa kanyang tatay. Ngayon, kinikwento naman ngayon niya yung pinag-usapan nila ng tatay niya kay Joseph. Consistent ba? Meron bang pagkakaiba? Hindi, di ba? Consistent, ibig sabihin, ang totoo ay totoo. Okay? Ang kasinungalingan, malalaman mo kung sinungaling kasi hindi consistent. Sa kagali kanina, ay, hindi, pumunta lang po ako ng ano, library. Tapos tinanong mo na naman mamaya, ay, saan ka nga pala galing? Ay, hindi kasama ko yung mga kaibigan ko. Nagkano'n na kami. Tinanong na naman muli mamaya, ay, saan ka ba kapon na pumunta kapon? Ay, hindi, nagano kami. Iba-iba yung sagot, hindi consistent. Kasi nagsisinungaling. Okay, alam nyo ba yun? Madaling malaman kung nagsisinungaling o hindi. Tanungin mo lang ng tanungin pa ulit-ulit. Kasi pag kinwento niya uli yun, hindi na yun yung kwento niya kanina. Pero dito, yung kwento nila ng umpisa at yung kwento nila hanggang ngayon ay pareho pa rin. Okay? And thy servant, my father, said unto us, Ye know that my wife bare me two sons. Haba na to, no? And one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces. Sino yun? Yung isang went out from me. Yung kala niya, nilapa na ng hayop. Sino kaya yun? Si Joseph yun eh, yung kausap nila eh. Okay? And if ye take this also from me, and mischief befall him, he shall bring down my gray hair with sorrow to the grave. Ako'y magdadala mahati hanggang sa aking kamatayan. Ang sabi ni Jacob. Now therefore, when I came to thy servant, my father, and the lad be not with us, seeing that his life is bound up in the lad's life, it shall come to pass when he sees that the lad is not with us, that he will die, and thy servant shall bring down the gray hair of thy servant, our father, with sorrow to the grave. Nakakita na ba kayo nun? Yung puro hirap, tumanda na, hirap pa rin. Nung mamatay, mahirap pa rin. Nung patay ka na, hindi malaman kung paano kayo palilibing. Kasi sobrang hirap. Yung may nakilala pa kayong ganun? Ang tagal na no, nakaburol, no? Buwan na nakaburol. Bakit bumabot ng buwan? Ang hirap pa yung may binaburol, eh, di ba? Kasi walang pampalibing. Puro sorrow, puro kapighatian. For thy servant becomes surety of the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father forever. 44 pa lang tayo, ha? Dalawang verses pa. Now, therefore, I pray thee, let thy servant abide instead of the lad, a bondman to my lord, and let the lad go up with his brethren.
For now shall I go up to my father, and the lad be not with me, lest peradventure I see the evil that shall come on my father. Anong ginawa ni Judah? Tinake niya yung responsibility. Sabi niya doon, ano sabi niya? Let the servant abide instead. Imbis na yung kapatid ko si Benjamin, ako na lang yung gawin mong servant para hindi ko rin makita kung mangyari man yun, makita ko yung kapighatian na mangyayari sa tatay ko. Kaya nyo bang gawin sa kapatid ko yun? Kaya nyo gawin yun? Kayo na lang? Kunyari, may nangyari, no? Pagpapakulong. Imbis na yung kapatid mo yung gumawa, ikaw ngayon yung makukulong. Kaya nyo ba yun? Opo. Alam mo yan, ha? Alam siya, ha? Pagka, baka para kang si Ana Pedro. Mamamatay ako, Panginoon, para sa'yo. Nung nandun na, hindi ko yung kilala, hindi ko yung kilala. Nakatatlong hindi kilala siya, eh. Okay. Pero sa Bible, may isang tao gumawa nun para sa atin lahat. Okay? Sino yung gumawa na siya yung nag-take ng blame? Siya yung nag-take ng iniquity para tayo ay maligtas. Yan ay ang Panginoon Jesus. Grabe yung ginawa ng Panginoon Jesus. Tayo yung may kasalanan, siya yung nag-take ng blame. Siya yung pinig mo na. Sino daw yung namat? Sino daw yung nag-take ng blame para sa atin? Sa Pia? Sino? Hindi ko kasi na yung pinig eh. Makinig ka. Si Jesus. Yung ginawa ni Jesus? No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating kabayaran ng kasalanan natin kamatayan sa impyerno. Pero ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Gusto niya lahat maligtas. Kaso lang, hindi lahat tatanggap sa kanya eh. Kasi yung mga tatanggap sa kanya, binigyan lamang ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? Sino'y tumanggap sa Panginoon dito? Salamat sa Panginoon. Okay? Tinubos tayo ng Panginoon. Ito yung simpleng picture ng ginawa ni Judah para sa kanyang kapatid. Okay? Eto na! Last na! Last chapter na! Last chapter. Kunti na lang. Eto na, medyo emotional na to. And Joseph could not refrain himself before all them that stood by him. Ang ganda na eh. Okay na sa kanya yung sagot ni ano eh, Judah. Diba? Na-satisfy na siya dun eh. Si Judah na yung gusto niyang makulong o maging bond ni Joseph rather than Benjamin. Si Joseph, hindi niya na kaya, sabi niya dito. It could not refrain himself before all them that stood by him. And he cried. Okay, sa Bible, hindi yung umiyak lang. Alam, sumigaw siya nun. Cause every man to go out from me. Lumayas pa kayo dito. Umalis kayo dito. Inalis niya lahat ng mga ano niya. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren, nagpakilala na siya. Sabi niya, and he wept aloud. Yan na, umiyak na siya ng malakas. And the Egyptian and the house of Pharaoh heard na. Sobrang lakas siguro, narinig nila. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Ako si Joseph! Doth my father yet live? Buhay pa ba si tatay? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. Ito yung sa pamagandangan din. They are troubled at his presence. Sila ay natakot sa kanilang harapan. Ito yung papatayin namin dati, pinenta namin. Ngayon, ito yung pinakamataas na sa Egypt, no? Susunod sa hari. And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, come near to me, I pray you. And they come near, and he said, I am Joseph your brother, whom ye sold unto Egypt.
Ako to. Ako si Joseph. Okay? Now therefore, be not grieved. Okay? Huwag kayong, huwag na kayong, huwag nyo na pagalitan yung mga sarili nyo. Huwag na kayong, sabi ni Joseph, or angry with yourselves. No, huwag na kayong malungkot. At huwag nyo na pagalitan yung sarili nyo that ye sold me either, for God did send me before you to preserve life. Yung ganda ng inano niya, no? In-acknowledge niya yung Panginoon. Yung mga nangyari sa kanyang hirap, binugbog, pinahirapan, binenta, gumawa ng mabuti, ginawa ng masama, pinakulong, okay? Pinakakuan, hindi tinupad, mabuti na lang, huli na, tinupad na lang, no? Ang dami, hirap pala maging Kristiyano, Panginoon. Di ba? Madali ba maging Kristiyano? Ang hirap, ang dami pinaghirapan ni Joseph eh. Gusto niyo ba ganun? Ah, ayaw niyo. Takot kayo? Si Joseph, lahat tayo takot. Pero bakit, dapat ba tayong matakot? Bakit? Diyan ang Alan J. Ba't hindi mo kailangan matakot? Kung dadaan ka sa pinagdaanan ni Joseph. Bakit? Dahil sa in-acknowledge ng Panginoon. In-acknowledge niya ang Panginoon. Di ba? Sabi niya dyan, for God did send me before you to preserve life. Alam niya yung kanyang purpose. Alam niya kung bakit nasa Egypt siya. Siguro nung umpisa, hindi niya alam yun. Bakit ako nandito? Hindi naman ako talaga dito. Okay? For these 2 years have the famine been in the land, and yet there are 5 years in which there shall either be earing or harvest. Okay? Si Joseph, nung umarap siya kay Potiphar, ay sa kay Pero, nung na-interpret niya yung dreams, 30 years old siya, nagkaroon ng 7 years na plenty, 37 siya, tapos 2 years na tagutom. Eh mga probably 39 years old siya nun, or 40 years old siya nung panahon na to. Tanda niya na, di ba? 40 years old. Hirap, 13 years na paghihirap. Bago siya na, 17 years old siya nung binenta siya eh. Sino 17 years old dito? 16. Yung 16? 16, isang taon na lang, bibenta nga na. Imagine mo. Haste ye and go up to my father and say unto him, thus saith thy son Joseph, God hath made me Lord of all Egypt. Come down unto me, tarry not. Sabi niya, bilisan nyo, puntahan nyo yung tatay ko, sabihin nyo na yung anak niya si Joseph buhay pa at siya ay nagahari dito sa Egypt. And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me. Kayo'y maninirahan sa magandang lugar sa Goshen, at kayo'y malapit sa akin, thou and thy children and thy children's children, thy flocks and thy herds and all that thou hast. And there will I nourish thee, for yet there are 5 years of famine. Hindi ko kayo gugutumin. Papakainin ko kayo dito. Lest thou and thy household and all that thou hast come to poverty. Wala maghihirap sa inyo. And behold, your eyes see in the eyes of my brother Benjamin that it is my mouth that speaketh unto you. Nagsasabi ako ng totoo. Alam ng kapatid ko. Saksi yung kapatid ko. Hindi ko kayo pinapunta dito para patayin. Pinapunta ko kayo dito para ma-preserve yung ating buhay, yung ating lahi. Kasi sa atin magagaling ang tagapagligtas. Yung magliligtas ng buong sanlibutan. Yung mga Kristiyano tayo ay preserver. Asin tayo at ilaw ng sanlibutan.
nandito tayo ngayon para maging preserver of life. Okay? Ano yung mga preserver of life? Yung mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yung binabahagi nila kung ano yung tinanggap nila. Wala ka ng iba pang ibabahagi, magandang regalo, kundi ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Wrapping up, ng kwento na to, tatlong chapter po yung tinira natin. Ang haba, di ba? Hanggang mamaya pa tayo, alas 12. Joke lang, tapos na tayo, di ba? Ito gusto tayo eh. Kunti na lang eh. Okay, tapusin na natin. And ye shall tell my father of all the glory in Egypt and of all that he hath seen, and ye shall gaze and bring down my father hither. And he fell upon his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept upon his neck. Siguro close sila, no? Kuya, muti buhay ka pa. Kapatid, kala ko rin patay na ako eh. Ay, hindi ko alam paano mangyayari sa akin, pero pinagpala ako ng Panginoon. At ayokong mamatay yung lahi natin wherein pinangako ng Panginoon yung pinakamagandang pangako. Yung buhay na walang hanggan sa lahi na yan. Up to Jesus. And the fame therefore was heard in Pharaoh's house saying, Joseph's brethren are come. And it pleased Pharaoh well and his servant. And Pharaoh said unto Joseph, say unto thy brethren, this do ye. Okay? Lay your beasts and go yet you unto the land of Canaan. And take your father and your household and come unto me, and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land. Now thou and thy commandment art now thou art commanded. This do ye, take you wagons of the land of Egypt. Alam niyo yung mga wagons? Alam niyo yung wagons? Sa panahon natin ngayon, yung wagons yung mga magagandang sasakyan. Okay? Parang bus yun sa atin. Magandang bus, malalaking bus. Okay? Kasi marami siyang may sasakay yun. Yung sabi dyan, of Egypt, for your little ones, your wives, and bring your father and come. Okay? Para daw saan yung mga wagons? Sa mga bata, sa mga asawa, mga babae, sa kanilang tatay. And the children of Israel did so, and Joseph gave them wagons according to the commandments of Pharaoh, and gave them provision for the way. Siguro, hindi na siguro kakayanin ni Jacob na mag-travel ng ganong kalayo. By foot. No? Okay, nakasakay ka sa asin. Eh kung wago ng masakay mo. Sa Egypt, gandun yung pinakamagandang kabayo. Diba? Sinabi doon, sa men, ang inyong itsura ay katulad ng mga kabayo ni Parao. Ibig sabihin, napakaganda yun, napakalalakas. No? And all of them, he gave each man changes of raiment, but to Benjamin he gave the 300 pieces of silver and 5 changes of raiment. Binigyan pa sila ng mga gandang damit. Yung panahon na yun, mga suit, mga dress na mga ganda. Kasi mga lalaki naman sa kanila yun. Kaya normally, mga suit. Diba? And to his father, he sent after this manner, 10 asses laden with the good of the kings of Egypt, and 10 asses, she asses laden with the corn and bread and meat for his father by the way. So he sent his brethren away, and they departed. And he said unto them, see that ye fall not out by the way. Napakabait ni Joseph, no? Imbis na gumante, nagbigay. Ang maganda na ng provision ng Panginoon, pag ikaw ay nagbibigay, okay, dinadagdagan lalo ng Panginoon yun. Diba? Wagons. Bibigyan ka ng wagons. Okay?
Okay, sa panahon natin ngayon, yung parang yan, yung sasakyan natin, sa biyaya ng Panginoon, binigyan tayo ng sasakyan. Diba? Nakakapunta tayo ng hala-hala. Ang layo nito eh. Okay, dulo-dulo tayo ng ano? Dulo to ng Rizal? Yung San Mateo, medyo dulo rin. Dulo-dulo kung kakamil. Dulo lang kami ng Rizal din, Montalban eh. Pag tinignan mo sa mapa, magkalayo tayo eh. Other side tayo ng mapa. Pero sa biyaya ng Panginoon, binigyan tayo ng wagon. Diba? Kung ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, mabuti ang ating Panginoon, gagawa siya ng mga bagay na hindi natin minsan mapaniwala. Pero salamat sa Panginoon, di ba? Napunta tayo dito. No? Kailangan lang ng mga tao na gustong sumunod sa Panginoon. Okay? Ganda ba ng kwento? Nakakahiyak, di ba? Okay? Punta tayo, manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli, Panginoon. As we go through, Panginoon, sa chapter 43, 44, 45 of Genesis, nakita namin, Panginoon, ang provision mo, Panginoon. Ang pagpapatawad, Panginoon, ang pagmamahal, Panginoon, hindi pagiging sinungaling at pagsasabing ng Diyos. Salamat, Panginoon, nakita namin yung kabutihan nito. Kung kami magsasabi ng totoo, kung kami ay magmamahal, kung kami, Panginoon, ay susunod sa inyong kalooban, alam po namin lahat ng bagay na ipagkakaloob mo sa ayon sa inyong kalooban, lalo na sa inyong mga minamahal. All things work together for good for those who love me. In God, ako ay minamahal. Salamat po muli, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa amin, Panginoon, at pinadarami namin, Panginoon, ibalik mo kami muli dito sa aming pag-iwahiwalay. Panginoon, pag-enjoy namin po na lang ang aming pagsasaluwang pagkain. Salamat, Panginoon, sa mga provision mo. Hindi kami nakapatawaran, Panginoon, sa inyo. Hindi kami madalas. Minsan madalas ay nagkakaroon ng pagkakamali. Hindi po kami naman patawad. Salamat po muli, Panginoon, sa mga kabataan nandito. Para, Panginoon, may take sila, Panginoon, sa inyong mga salita. Mali nila yung salita. Sundin nila yung salita, Panginoon. Maksama muli namin sila dito next week. Sa pamumuno ni Pastor, Panginoon. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hello, di ba po tayo tapos? Kanta muna tayo. Kantain po muna natin ang pangilalan. Sabay lang po kayo sa pag-awit. Dahil bago po mag- I've reached the land of joy divine. Ready, sing. I've reached the land of joy divine. And all its beauty now is mine. Here shines a divine, blissful day. For all the nights has passed away. Oh, the land, sweet, beautiful. Come on.
Kumiyan na po.